Hello mga ka-viewers, beautiful viewers. Ayan, andito po ako sa aming backyard sa likod. At nakikita nyo ba itong kalamansing to? Ito ay imamarkot ko. So magmamarkot ako ng kalamansi para itatanim namin dun sa bundok. Okay, so ayan mga ka-viewers, samahan nyo ako. Meron na nga pala akong mga nalagyan na. Ayan, ito sila. Oh, ayan. So, nakaano na ako. Marami-rami na rin. Mga 11 pieces na rin siya. Ayan, o. Ito. Nakikita nyo ba mga ka-viewers? Ayan. Ito, ito. Ayan. Tapos, yun. Ito. Ito, ayan. Kita ko sa inyo. Ito. Ito, mga yan. Naplastikan ko nun. So, nalagyan ko yun ng lupa. Tapos, naplastikan ko. So, ngayon, aakit ako nga dun sa taas para lagyan yung mga binalatan ko na doon. So, hindi ko alam kung mga ilang piraso pa yun. So, ayan mga ka-viewers. So, samahan ninyo ko. Okay. Let's go upstairs. So, kailangan natin akit itong laman ng lupa. Okay. Ayan, farmers. Farmers. Farmer muna tayo ngayon. Okay. Okay. Yatang. Yatang. Okay. Ito, laman nito. Lupa. Sige, unggoy muna tayo ngayon. Ka-viewers, ito. Balagyan natin yan ng lupa. Saka natin babalutin ng plastic. Bali, dalawa na sila. Pagsamahin na natin. Dalawang lupa na. Sagot pa yung lupa. So, dadagdagan natin yung lupa. Yung lupang nilagay ko dyan. Inaluan ko ng yung ano ng ano ang tawag doon? Balat ng bigas ng palay. Ayan. So, saka natin ngayon yung babalutin ng plastic. Okay. Ang hirap maging farmer. Oh. Wait lang ah. So, ayan. Itong plastic na ilalagay natin siya, no? Medyo gasa. Para mag-moist. Okay, para kahit ilang araw natin siyang hindi didiligan. Okay lang. Total, hindi naman natin kailangan diligan to eh. Kasi buhay naman yung ating mother calamansi. Yan. So, ayan. Saka natin tatalian. So, wait lang ah. Tali natin ngayon. Okay, so. So, ayan mga ka-viewers. Yan, nabalutan ko lang siya ng natalian ko na siya, no? Kanina binalutan ko, ngayon natalian ko na. Ngayon naman, susunod natin to. Babalutin ko liyan, lalagyan ko ng tali.
Okay, mga ka-viewers, kahit hindi natin to didiligan kasi buhay naman tong ating ano eh kalamansi na pinagkukunan, pinagpapaugatan. At saka ang kalamansi daw sa aking search, hindi daw kailangan ng maraming tubig. Hindi daw kailangan laging dinidiligan ng kalamansi kasi pag lagi daw siyang basa, hindi siya mamumulaklak at magbubunga. Tatangkad at tatangkad lang siya. Pero kung patitikimin mo siya ng tuyong lupa at saka mo siya uli didiligan, doon daw siya mamumulaklak. Bibigyan kanya ng bulaklak at bunga. So ayan mga ka-viewers, ito po ang ating munting kalaman about sa kalamansi, pag-aalaga ng kalamansi. Viewers, I'm still here up on the tree. Dito ako sa taas ng bayabas. Dahil ito nga, magmamarkot ako. Kaya, ayan. Okay, mga ka-viewers. Mamaya uli. At ipotuloy ko na yung aking pagmamarkot. Kasi umiinit na siya eh. Matanghali na. So, ayan, mga ka-viewers. Keep watching. Bye! Beautiful viewers, thank you for watching, and I hope you enjoy. And please like and share and subscribe, and don't forget to press the notification bell. Thank you. God bless all. Bye bye.